Dear Lady Love TV. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Wanted Wife of the CEO. Tunghaya na po natin ang ika-apat na bahagi. Pambihira naman, ano tong naririnig ko? Magiging asawa niya? Virgin? Naguguluhan ako pero saka ko naiisipin yon dahil itong mga taong nakapalibot sa akin ay parang kakain ng tao. Nagsisinungaling ka na virgin ka tapos na makakita ka ng pagkakataon, nagpakanaka kay Prince para makuha mo ang posisyon. Nice, ang galing mo naman, sisabi. Bigla na mga nangyari at ginawa kong pagsisinungaling eh para mapanatili yung trabaho ko dahil kailangan na kailangan ko yon. Ngumisi siya. Lumabas din na kailangan mo to kaya sinamantala mo. Nakakakaba ka ng babae ka. At nakakababa ka ng delikadesa ng mga babae. Para umangat ang buhay? Pak! Hindi na ako nakatimpi. Mga ganitong bagay ang ikli ng pasensya ko. Hindi ko kailangan tong prinsipehan nyo. Kung gusto mo siya, sana inalagaan mo ang virginity mo para nagpakanaka at nasa posisyon kita ngayon. Nakuha ko ang pansin nilang lahat. Pinilit ako. Sa tingin mo, gusto ko yung nangyari. Kung tutuusin ayokong ibigay pero dahil sa lintik na kumpanya na yan na may mga kaibang rules na dapat unvirgin, ibinigay ko kahit ayaw ko. Naiinis na ako. Trabaho lang ang gusto ko at hindi maging prinsesa nyo. Tumalikod na ako at aalis na ng may humarang. Ano na naman? Inis kong tanong. Hindi pwedeng umalis hanggat hindi sinasabi ng prinsipe. Napaawang ang labi ko. Nilingon ko siya na nakatingin lang habang may hawak na kopita. Wow, gusto kong sumigaw. Ang daming nangyayaring hindi ko inaasahan. Naglakad lang ako pumunta sa labas para magpahangin. Welcome sa ganitong buhay. Napatingin ako kay Rick. Paano ka nakatira kay 30? Ayos ang tanong. Akala mo hindi sensitibo. Paano? Pinaghihila sa kahinalikan tsaka hinubaran tapos ipinasok. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Bago yan, putol niya. Inirapan ko siya. Pauwi na ako na nakasalubong ko siya. Lasing siya nang bigla niya akong hinila pa loob ng elevator. Hanggang ayon, sagot ko. Lasing? Lasing na lasing? Umiling ako. Kung lasing na lasing sana, hindi niya nagawang gawin yon. Sagot ko. Tumango siya. Ibig sabihin, hindi siguradong. Bahala ka kung anong iniisip mo. Baka isunod ko tong masampal. I'm just saying the fact na hindi sigurado si 30 dahil lasing siya at gaya nga na sabi ko, hindi ko ginustong mapasama dito. Kung alam ko lang na ganito sana. Nagtira na ako noon na para doon sa pinag-usapan namin ni Lynn. Naningkit yung mata niya. Hindi ka natuloy doon? Kumunot ang noo ko. I mean, mabuti at hindi ka natuloy doon. Dagdag niya. Hi, ano ba yan? Gusto ko nang umuwi. Tumayo na ako at pumunta sa loob para sabihin na uuwi na ako. Sir? Uuwi na po ako. Tiningnan ako. Huwag mo na akong tawagin, sir. Tawagin mo na ako sa pangalan ko or kahit ano. Huwag lang boss or sir. Basta mga office call. Sir, pasensya na po. Pero boss kita kaya tatawagin kitang sir. Kaya nagpapaalam akong uuwi na dahil may pasok pa po ako bukas. Ganyan sa una anak. Halupat biglaan. Pero aamo din yan. Singit ng matandang babae. Na basis sinabi niya ay mama siya ni 30. Sige na. Ihatid mo na siya. Gabi na din lang. Mukhang siya naman ang papa niya. Okay pa, mauna na kami. Tinignan ako ni 30 na parang mahinihingi. Mauuna na po kami, yun ba? Tinignan ko si 30. Sige iha, ingat kayo. Naglakad na kami papunta sa sasakyan. Ngayong dadalawa kami, tatanungin ko na itong pinagagagawa niya. Ayoko, napahinto siya. Ayoko maging asawa mo. Ayoko mapabilang sa ganitong buhay. Hinarap niya ako. Anong gusto mong buhay? Ibibigay ko. Pero tungkol sa pagiging asawa ko, wala na akong magagawa doon. Dahil nasa batas yun ang aming angkan at hindi ko pwedeng baliin. Batas mo yun at hindi ko batas, kaya pwede ba, huwag mo kong isama? Sagot ko. Kung hindi ka virgin sana, hindi ito mangyayari.
Pero virgin ka kaya kailangan natin sundin ito. Kapag hindi ko sinunod, sa akin ang balik. Mawawala ako sa posisyon. Mawawala ang respeto nila sa buong pamilya ko. Lahat-lahat ay mawawala. Kung natuto kang sumunod, hindi sana ito nangyari. Wow, talaga. Ako pa ang may kasalanan? Kasalanan ko pa talaga? Kung hindi ka namilit sana, did I force you? I forced to kiss, yes. But to have a night with me, hindi. Nagngingit-ngit ang ngipin ko. Di ba tinanong kita? Hindi ka sumagot. Hinayaan mo lang ako sa gusto ko, which means ginusto mo. Bago ka magdesisyon sana, iniisip mo kung tama ba? Kung ano ang kahihinatnan? At kung hindi ka magsisisi? This is it. Eto na tayo, so wala nang urungan. You're going to be my wife. Virgin. Bakit? Bakit? Bigla na lang siya nag-iba. Nung boss ko siya, ang bait niya. Pero kapag nasa labas na, iba na. Nakakainis. Double character and loco. Get in. Makautos wagas. Get in. Oo na. Pumasok na ako. Naiinis ako. Naiinis ako dahil sa akala ko okay na. Nakita kong pauwila. Sila 30 kaya uuwi na din ako. Na makasalubong ko si Lynn. Hinila ko siya palayo sa lugar. Nanggigigil talaga ako dahil hindi siya sumunod sa usapan. Bakit? Bakit hindi mo sinabi na hindi natuloy ang gabing yon? Diin kong tanong. Nag-ibang ihip ng hangin. Umayaw na siya nung gabing yon. Napasinghap ako sa inis. Yung kay 30 natuloy din? Umuyas ng mukha. My God, Lynn, yun na nga lang gagawin mo, hindi mo pa magawa. Mabuti na ganun na nangyari dahil mas malalagod ako kay 30 kapag nalaman niya itong balak mo. At saka mag-isip ka nga. Si 30 ang tinatalo mo. Kapag nalaman mo to ng underground, alam mo naman ang mangyayari sa'yo. Hinablot niya ang kamay sabay lakad palayo. Huwag please, maawa ka. Parang musika ang kanyang hinaing para sa akin. Sige pa, lakasan mo. Tama na. Mas ginaganahan ako sa paggalaw sa ibabaw niya. Mas binilisan ko ang paggalaw ko para mapapailing siya habang umiiyak. Na makaraos ako ay tumayo ako at pinagmasdan siya. Duguan ang kanyang pangibaba bilang patunay na siya ay berhen. Umisi ako dahil hindi na rin masama. Iniwan ko na siya at tinanguhan ko na ang mga tao ko na linisin ang lugar. Bukas uli, gusto ko yung mas bata. Utos ko. Boss, malabo dahil bukas pupunta dito si 30. Kumunot ang noo ko. Minsan lang pumupunta dito sa mansyon ng grupo namin dahil lagi siyang nasa kumpanya niya. At kung may aasikasuhin man tungkol sa underground, ay doon siya nag-aasikaso. Bakit? Anong rason? May nasagap siya at mukhang nalaman na Nadino ang ginagawa mo, boss. Tumaas ang kilay ko. Ano pang ginagawa niyo? Linisin niyo ang lahat ng mga kalat at huwag mag-iwan ng bakas. Hindi ko pa nakukuha ang gusto ko. Mabilis silang kumilos. Kailangan kong makuha na ang gusto ko. Pero masyado pang maaga para malaman nila ang ginagawa ko. Kailangan kong ibaling ang pansin niya sa magiging asawa niya. Isa pa yon. Walang sino mang nagsabi na maliit ang akin. Iyon pa din ang pinakaayaw kong maharinig. Kaya ayan tuloy. Pinatira ko na hindi naman pala natuloy. Buisit na linyan. Hindi rin marunong sumunod sa usapan. Mas takot talaga sila kay 30 kaysa sa akin. Ako na mas mabangis ang itsura. Kaysa doon na birhen ang itsura. Mas kinakatira na ay nagmumukha pa rin totoy. Ben, lumapit siya. May iuutos ako. Napangisi ako. Mukhang masaya itong naiisip ko. Maagang dumating sila 30 kasama si Felice. Dumiretso si 30 sa kanyang opisina. Tiningnan ko si Felice na inililibot ang paningin. Madam, maupo kayo. Umupo naman siya. Napairap ako nang tumalikod ako. Kukuhanan lang kita ng inumin. Hindi ko nahinintay na magsalita siya at sinenyasan ko yung tao ko. Alam niya na ang gagawin niya. Sumilip ako. Napangisi ako na makitang lumapit na ang tao ko. Nag-uusap sila. Nakamasid lang ako sa kanila. Andali naman itong landiin. Pasimpleng tumingin yung tao ko kaya tinanguhan ko ba para gawin na ang inuutos ko. Kanina pa bago sila dumating. Nakangiti ako habang rinig ko ang panghinga niya ng tulong na putol-putol. Masumaya ako nang makitang pinupunit niya na ang damit niya. Dumating din si Dino kaya natigil. Mabilis din akong gumalaw para kumuha ng merienda. Lumabas na ako ng sakto naman na dumating si 30. Tiningnan ko si Felice na punit ang damit. Kitang-kita mo ang maputi niyang kutis. Napalunok tuloy ako na parang gusto ko siyang tikman. Natira siya ni 30 pero dahil hindi alam ni 30, tumira sa palagay ko virgin pa rin ito.
Parang gusto ko siyang tirahin, sagarin hanggang tumirik ang mata at marinig ko mula sa kanya ang musika niya sigaw kapag tinitira ko siya. Hindi ko kayo pinapakain para tumira ng hindi inyo. Tingnan ako ni Dino. Nasaan ka nung may nagaganap na ganito? Tanong niya. Kumukuha ko ng merienda. Sinabi ko na kay Feliz iyon pero natagalan ako dahil pinapainit ko pa. Wala si Manang eh. Pangrarason ko. Iniharap ko pa yung merienda na kinuha ko. Dino, kilala ko si Rick. Kapag may ganito, hindi niya hinahayaan. Ngumiti ako, tumango at saka tinignan si Dino. Ito talaga ang pinakaproblema ko si Dino na hindi madaling maisahan. Halika na at magpalit. Hintay ninyo kami dito. Tiningnan ko yung tao ko na nakayuko habang hawak niya si Dino. Sinundan ko ng tingin si Felisa at Erdy. Mas lalo akong natakam sa nakita ko. Kung noon hindi ako tumitira ng Aunt Virgin, para ngayon gusto ko. Uumpisahan ko sa fiancé ni Erdy. Ano kayang lasa? Ganun pa rin kaya o mas masarap? Naghihintay lang kami hanggang dumating sila. Nakadamit na si Felice pero hindi maalis ang pagkakatakam ko sa kanya. Ngayon lang ako naging ganito katakam sa isang hindi virgin. Napasulyap ako kay Dino na nakatingin sa akin. Kill him, Rick. Napatingin ako kay 30. Inabot niya ang baril. Tanong ko. Kill your man. Alam niyang pagmamayari ko si Felice pero nanghas pa rin siya. Napakaseryoso ni 30. Tinignan ko yung tao ko na nagungusap. Hindi naman ganito si 30. Binigyan niya ng isa pang pagkakataon ng mga tauhan kahit may malaking kasalanan. Boss, maawa ka. Pakiusap ng tauhan ko. Baka naman pwedeng pagbigyan muna natin siya. You know me. Kung ano ang akin lang. Lalo na kapag usapang babae. Dahil ayokong nilalapa ang kaisa-isa kong pagkain. Nagkakaroon ng katahimikan. Bigla ko nalang binaril yung tauhan ko. Nakatingin na lang ako sa katawan niyang duguan. Binalik ko ang baril tsaka ako tumalikod para umalis. Walang salita pero nakakuyam ang kamao ko. Ayaw niya nang nilalapa ang pagkain niya. Gagawa pa naman ako ng paraan para lapain ang kanyang pagkain. Wala nakakataka sa isang pating na gutom, 30. Sumakay na ako sa kotse ko at pinaharurot ng mabilis. Mukhang madadagdagan ang gusto kong kunin sa iyo, 30. Pero sabi nga nila, babae ang kasiraan ng lalaki. Kaya uunahin kong kunin ang babae mo. At kapag nakuha ko ng gusto ko, magsisimula doon ang unti-unting kasiraan mo. Kapag nasira ka, may pagkakataon na kung kunin ito na ako naman ang karapat-dapat. Dahil bilang prinsipe, dapat may strong personality ka. Tulad ko na wala sa kanya, kaya hindi siya kinakatakutan ng mga tauhan. Ipapakita ko sa kanya kung paano maging ruler ng isang organisasyon. Hindi kailangan ng bait dito, kundi matigas na puso para maging maganda ang pamamalakad mo. Muntikan ako doon. Mabuti na lang dumating si Dino. Sabi ko na nga ba, hindi ako hiyang sa lugar na to. Hindi mo masasabi na kahit ikaw ang boss ay susunod lahat sa iyo ng mga tauhan mo. Come here. Let's eat. Nasa kumpanya kami ngayon. Hindi na. Magsasabay na kami ni Lynn. Sagot ko. Nakatingin lang siya sa akin. Let's eat. Nakapag-oo na ako kay Lynn. Napabuga ko ng hangin. Okay, sige. Itetext ko na lang si Lynn. Tumango siya. Tahimik kaming kumakain. Napapatingin ako sa kanya kasi hindi ako ganito katahimik. Tumingin siya para magulat ako at isinubo ang kutsara para makagat ko yung labi ko. Ang layo ng kutsara sa labi ko. Ow! Lumapit siya. Tingnan mo kasi yung pagkain mo, hindi ako. Hindi ko tuloy maiwasang mamula. Bakit ka prinsipe? Prinsipe ng kung anong underground, anong meron doon? Hindi siya sumagot kundi hinipan ang labi ko. Napakunot ang noo ko. Namumula ang labi ko. Ibig sabihin masakit pa yan. Oo, masakit pero hindi siya grabe. Oo, okay na. Hindi pa rin tumitigil. Hinihipan pa rin niya yung labi ko. Teka, okay. Inilapit niya yung labi niya. Ramdam ko ang init ng labi niya para mapapikit ako. Pero dapat hindi kaya napamulat ako nang makita ko siyang nakatingin sa akin. Inilayo niya ang labi niya para mapangisi. Grabe ang pamumula na ng mukha ko. Gusto mo? Ang alin? Ano pang tinutukoy niya? Lumapit siya at dinampi uli ang labi niya. Kung kanina lapat lang, ngayon ay madiin na ang pagkakalapat. Unti-unti niyang hinahalikan na ako. Ako na parang na-hypnotismo sa ginagawa dahil hinahayaan ko lang siya. Oo, okay na. Basang-basa yung labi ko. Pinupunasan ko. Sige na, ituloy mo na yung kinakain mo.
Hindi ko tuloy maiwasang irapan siya. We're already a couple kaya masanay ka na sa ganito. And be reminded na no one will be going to touch you. Just me, Feliz. Ako lang. Ayoko sa iba na tinitikman ka. Dinampian niya ako ng halik sa noo. Tsaka niya tinuloy ang pagkain niya. Rick, lumapit at tinabihan ako sa may plato ko. Sorry ha, gutom na ako. Sabi niya, hindi ako umimik at hindi na kumain. Come here, let's eat in my plate. Sabi ni 30. Tumango siya para lumapit na pinipigilan ako ni Rick. Nakatingin kami sa kamay niya na nakahawak sa wrist ko. Nagbababala na si 30 noon na walang pwedeng humawak sa akin. Oops, sorry. Ako na lang makikikain kay 30. Total, pareho kaming lalaki. Tumayo na siya doon na nakiplato. Kakaiba talaga. Minsan hindi mo maintindihan kung sinasadya ba niya ang ginagawa niya o talagang ganito lang siya. Yung ugali niya hindi mo malaman kung totoo ba o pakitang tao lang. Kumbaga double personality siya. Hindi na. Diyan ka na Rick. At doon ako kay Feliz. Tumabi na sa akin si 30. Hindi ko alam kung tama ba ang nakita kong ekspresyon ng mukha ni Rick na dumilim. Here, take a bite. Ibinuka ang bunganga ko. Ang sarap naman ang pagkabuka mo. Napatingin kami kay Rick na nakapalumbabang nakatingin sa amin. Bakit? Tama naman ang sinabi ko. The way she opens her mouth is good. Access to put the food. Dagdag niya. Stop messing your word, Rick, lalo na kapag kasama natin si Feliz. Tumango siya sabay subo. Nagpatuloy kami sa pagkain hanggang matapos. Nagpresenta ako na ako na lang magliligpit kasi tinawag si 30. Ibabasura ko na yung kalat na kinuha ni Rick para ma-outbalance ako. Bigla-bigla kasi siya. Napahawak ko sa kanya habang siya nakahawak sa bewang ko. Ngumiti siya. Hindi ko hinayaan na hawakan niya pa ako ng matagal, pero hinila niya ng ubod ng lakas yung bewang ko para mas mapalapit siya. You smells nice. Bulong niya, napataas ang balahibo ko sa kamay sa sinabi niya. Tinula ko ng malakas sa saktong dumating si 30. Nakakunot ang noon niyang nakatingin sa amin. Naglakad ako papalapit sa kanya at hinawakan siya pero si Rick, nakangiti lang ito. Ako na magbabasura nito kasi saktong aalis na din ako. Naglakad na siya. Nilampasan na kami pero tinignan muna ako ni Rick. Till our next time. Lumabas na siya sa pinto. May nangyari ba? Namumutla ka. Tanong ni 30. Ganun ba talaga yung kaibigan mo yun? Bakit? Kakaiba siya. Minsan matino pero minsan parang manyak. Sagot ko. Hinawakan ka niya? Tumango ako. Aksidente naman pero sana binitawanan niya ako pero hinila niya ako papalapit sa kanya. Sumeryoso ang mukha ni 30. Don't worry. Ako na ang bahala sa kanya. Kapag andyan siya ay umiwas ka na lang kasi pansin ko hindi ka din komportable sa kanya. Tumango ako. Okay, so just sit and relax. Tatapusin ko lang tong work ko at mamaya ay may pupuntahan tayo. Sinunod ko yung sinabi niya. Natapos na siya kaya napunta na kami sa boutique. Wedding planner, sabi sa taas, pumasok kami. Napakaayos nila. Kaming tinanggap, tsaka nakahanda na ang lahat. That is just a sample na pinili ko for our wedding pero syempre, decision mo pa rin. Akala ko ito na yon. Madam, kapag wala na po kayo nagustuhan dito, may iba pang designs dito. May iniabot na makapal na libro. Sit in your wedding plan. Hindi kita pinapakailaman. Naglakad ako sa bawat corner. Napaka-organized kasi kaya pipili na lang ako sa gagawin ko. Boss, ito na po yung kailangan nyo. Dumating si Zabi. Nagulat pa nga na makita ako. Tulungan mo kaya si Feliz na mamili. Mukhang wala ka naman ang gagawin. Sabi ni 30. Ay, hindi ko naman. Okay lang, putol ko. Don't wear white kasi hindi ka naman virgin. Namula bigla ang pismi ko. Haha, yun ang sabi-sabi pero maganda yung nasa harap mo. Dagdag niya. Nawala tuloy ako sa konsentrasyon. Ano nga ba ang kapahamakang maaaring magdulot kay Feliz habang nabubuhay siya at nakikisama sa magiging asawa niya at sa kaibigan nitong si Rick? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.